araw sa inyong lahat. Ito po si Teacher Jana. Muli ay ibabahagi ko sa inyo ang paksa tungkol sa pictorial essay. Ano ang pictorial essay? Ito ay tinatawag din bilang photo essay. Isa itong kamanghamanghang anyo ng sining na nagpapahayag ng kahulugan sa pamamagitan ng paghahanay ng mga larawang sinusundan ng maiikling description, caption, kada larawan. Kakaiba ito sa picture story na nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at ang layunin ay magsalaysay o magkukwento. Mga katangian ang mahusay na pictorial essay. Una, malinaw na paksa. Pangalawa, focus. Pangatlo, originalidad. Pang-apat, logical na estruktura. Pang-lima, kawilihan. Pang-anim, komposisyon. At panghuli, ang mahusay na paggamit ng wika. Ang paggawa ng pictorial essay. Pumili ng paksang tumutugon sa pamantayang itinakda ng inyong guro. Pangalawa, isaalang-alang ang iyong audience. Pangatlo, tiyakin ang iyong layunin sa pagsulat at gamitin ang iyong mga larawan sa pagkakamit ng iyong layunin. Pang-apat, kumuha ng maraming larawan. Pang-lima, piliin at ayusin ang mga larawan sa lohikal na pagkakasunod-sunod. Panghuli, ang pang-anim, isulat ang iyong teksto sa ilalim o sa tabi ng bawat larawan. Halimbawa ng pictorial essay, ito yung pamagat, ang takbo ng buhay. So, ang buhay ay parang gulong. Minsan ay nasa ibabaw ka, kadalasan naman ay nasa ilalim ka. Matinding pagsubok ang kailangang harapin, kailangang bigyan ng solusyon upang makapagpatuloy sa agos ng buhay. Katulad ng gulong, umiikot at nadudumihan man, malaki pa rin ang mahalaga nito upang makalarga. Larawan ng mga magkaibigan. Sa kabila ng maraming problema, panatilihin mong maging masaya at iwasang maging malungkot. Hindi solusyon ang pagiging malungkot sa matitinding kinakaharap, bagkus ngitian mo lamang ang mga ito dahil ipinapahiwatig nitong kaya mo yon. Laging tandaan na may iba pang mas matinding kinakaharap. Hindi ka nag-iisa. Ang sunod na larawan ay isang sinulid. Okay, so ang sinulid ay nagkakagulo. Tapos may isang lina dyan na tuwid. So kapag naman nasa ibabaw ka na, mas malawak mo nang makikita ang mundo. Dahil ika'y natuto na, nabigyang solusyon mo na ang iyong problema, dito mo na malalaman ang kaginhawaan at dahil nalagpasan mo na ang mga problema, kaya mo nang maglakad sa sinulid mag-isa. Ito po ang halimbawa ng isang pictorial essay. Muli, ito po si Teacher Jana. Maraming salamat po.